Happy Saturday mga Marcy at Parsi! This is Mami Roxanne, kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, eh baka naman. At dahil Sabado nga ngayon, samahan niyo ako maglinis dito sa bahay. Dito nga ako nag-shoot ngayon sa may sala dahil may parating ako na parcel at dito ko nga ilalagay yun sa may sala. At habang nagwawalis nga ako dito, nagtataka ako kung bakit nga ang daming langgam dito sa may pader. Abay, paano ba naman yung mga anak ko nga pag kumakain eh kung saan na nga lang nilalagay yung mga baluta ng kinainan? Dito ko na nga nilagay sa may sala namin yung isang basurahan, pero ewan ko ba bakit hindi pa rin nakakarating sa basurahan yung baluta ng pinagkainan. Anyway, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nagmap na nga rin ako ng sahig para maalis na talaga yung mga alikabok at saka lagkit dito sa sahig. Nung nakaraan nga, hindi ko nasama sa pagpo-floor wax dito sa may sala, kaya ngayon na nga lang ako nag-floor wax. Speaking nga dito sa sahig namin, marami nga nagsasuggest na followers ko na dikitan ko na nga rin daw ng vinyl tiles itong sahig. Hindi po kasi pantay itong sahig namin, kaya tingin ko hindi nga maganda yung kalalabasan pag nagdikit nga ako ng vinyl tiles dito. Malay niyo naman, next year makaluwag-luwag mas maganda pa nga sa vinyl tiles yung mailagay natin dito sa sahig. At isa nga yun sa mga minamanifest ko, dito nga nagpunas na nga rin ako dahil medyo maalikabok na nga rin tong TV. Tapos napatingin na nga rin ako dito sa may PVC, medyo maalikabok na nga rin, kaya ayan, pinunasan ko na nga rin. Nagagandaan talaga ako dito sa bagong bili namin na TV rack. Hindi kasi siya takaw space, tapos marami ka na nga rin mailalagay. Yun nga lang ang pinaka disadvantage nito, hindi ka pwedeng maglagay ng mabibigat. Kaya naman kung mapapansin nyo ay hindi nga ako naglalagay ng mabigat dun sa pinaka gitna. Tapos yung mga nilagay ko nga sa mga drawers ay yung magagaan lang na bagay. Tulad nga ng mga reserva nilang papel at notebook, tsaka mga school supplies, pati na nga rin panali nila sa buhok. Andito nga pala sa may sala ko yung timba at merong nga yan laman. Antayin nyo na nga lang kung ano nga bang laman yan sa mga susunod kong vlog. Bagong laba nga itong carpet ko dahil simula nga nung dumating to ay hindi pa naman nalalabhan. Kaya naman talaga naglinis nga muna ako bago ko nga ibinalik ito. Sa mga nagtatanong kung magkano nga po ito ay 699 at ang sukat nyo na nga ay 140x200. Sakto nga maya maya dumating na nga rin itong inaantay ko na parcel. Sobrang excited ko nga dahil ngayon pa nga lang ako magkakaroon ng ganitong gamit. May kasama na nga rin itong fragrance oil na 10ml. At talaga namang kinikilig nga ako habang nag-unboxing nga nito. Bali, color white nga yung pinili kong color para pasok nga sa ating tema. May kasama na nga rin siyang mahabang cord, at sa mga gusto nga umorder ay dito nga ito ma-order kay Upin Official Store, at yung link ilalagay ko sa may comment section. May manual na nga itong kasama, kaya naman may guide nga kayo kung paano nga siya gagamitin. Naglagay na nga rin ako dyan ng tubig, tapos nagpatak na nga rin ako nitong fragrance oil. At sabi nga sa manual ay isook daw itong absorbent cotton. Lagi nyo nga i-check kung paubos na nga ba yung tubig, dahil masisira nga yung internal parts nito pagka pinagana nyo nung walang tubig. Alam nyo ba yung magandang benefits nitong humidifier pag meron ka nga sa bahay? Nalilesen nga nito yung pagkakaroon ng infection, dahil nga namo-moisture niya yung hangin, hirap yung germs at saka yung bacteria na kumalat sa loob ng bahay. Maganda nga rin to sa may mga dry skin dahil nakaka-moisture nga siya ng balat. At sa may mga sipon naman ay nagkakaroon nga ng enough moisture para nga sa nasal passages. Maganda nga rin siya, lalo na kung nagda-dry nga yung mata mo, pati na nga rin yung lalamunan mo, o diba, napakarami niyang benefits. Kaya naman i-add to cart, check out muna nga yan, at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!